Avenalo Bent morning to each and everyone. We are the Group 5. Hi, my name is Prashwak Z. Padilla. Together with my groupmate, Gian Louis Bandunil, Mark Ian Erlarican, Chris Ian Del Navarro, and Athena Miole, we are going to report Chapter 7, which is Motivation. But before we start our reporting, let us know our objectives. Our first objective is to be able to learn the importance of motivation in engineering industry. The second one is to be able to learn the 4 theories of motivation. So let's begin. Our first reporter is Gian Louis Bandunil. What is motivation? Motivating refers to the act of giving employees reasons or incentives to work to achieve organizational objectives. Motivation, on the other hand, refers to the process of activating behavior, sustaining it, and directing it towards the particular goal. Factors contributing to motivation. There are certain factors influencing a person's desires to do his job well. There are the following. Willingness to do the job. People who like what they are doing are highly motivated to produce the expected output. Self-confidence in carrying out a task. When employees feel that they have the required skill and training to perform a task, the more motivated they become. Need satisfaction. People will do their job well if they feel that they doing so, their needs will be satisfied. Theories of motivation. There are various theories of motivation, but only the 4 most influential ones will be discussed. They consist of the following. Maslow needs hierarchy theory. Hertzberg's 2-factor theory. Expectancy theory. Goal setting theory. Maslow needs hierarchy theory. So may pyramid tayo dito. Ang unay natin is yung pinaka-bottom. Physiological need. Air, water, food, shelter, sleep, clothing, and reproduction. Safety needs. Personal security, employment, resources, health, and property. Love and belongings. Friendship, intimacy, family, sense of connection. Esteem, respect, self-esteem, status, recognition, strength, and freedom. Self-actualization. Desire to become the most of that one can be. Maslow needs hierarchy theory. Physiological needs. Those are concerned with biological needs like food, drink, rest, and sex fall under the category of physiological needs. These needs are priority over other needs. Security needs. After satisfying the physiological needs, people will seek to satisfy their safety needs. These needs include freedom from harm coming from the elements or from other people. Financial security, which may be affected by loss of job or the breadwinner in the family, etc. Social needs. After satisfying his physiological and security needs, the employee will now strive to secure love, affections, and the need of to be accepted by peers. Esteem needs. The 4th level of needs is called esteem needs, and they refer to the need for the positive self-image and self-respect, and the need to be respected by others. Self-actualization needs. The 5th and the topmost level needs in the hierarchy are called self-actualization needs and involve realizing our full potential as human beings and becoming all
that we are able to be. The process of motivation. So, paano ba nga natin ma-motivate ang mga employee natin, di ba? So, kailangan natin magbigay ng mga bagay na ma-motivate sila to do their tasks very well. So, pag na-motivate natin sila, ma-achieve natin yung goal na gusto natin or goal na gusto nila at masasatisfied sila kasi naibigay nila lahat ng skills and anuman yun to achieve their goal. Diba? Kumbaga, naibigay nila yung lahat. Kaya masasatisfied sila na maganda yung work na nabibigay nila. Diba? The relevance of Maslow theory to engineering management. A fulfilled need no longer motivates an individual. If this is a situation the subordinate is in, the engineer manager must identify an unfulfilled need and work out a scheme so that the subordinate will be motivated to work in order to satisfy the fulfilled need. As an engineer manager, kailangan nating i-identify kung ano ba talaga yung kailangan na scheme para sa ating mga subordinate para maibigay nila yung 100% skills nila sa trabaho, di ba? Kailangan natin to mahanap at maibigay sa nila para ma-achieve natin satisfaction, di ba? Hertzsprung's two-factor theory is one developed by Frederick Hertzsprung, indicating that a satisfied employee is motivated from within to work harder, and that the dissatisfied employee is not self-motivated. So, ang ibig sabihin nito na ang isang satisfied na empleyado ay mas ganado magtrabaho kaysa hindi satisfied na empleyado. Pero kapag isipin natin naman talaga, tama nga naman, di ba? Sinong empleyado ang hindi nasayahan na gusto magtrabaho ng higit walang oras, di ba? Hertzsprung identified two classes of factors associated with employee satisfaction and dissatisfaction in his research. So, ito yung mga yon. Tinable ko sila. So, mapapansin natin na it is divided into two columns. Kaya din tinawag itong two-factor theory. Parang pros and cons, yin and yang, positive at negative. So, in the first column, satisfier or motivation factors, makikita natin yung achievement, recognition, worth itself, responsibility, achievement, and growth. So, kapag makikita natin at iisipin natin, ito ay mga positive. So, pwede nitong masatisfied ang isang empleyado na nagkukos ng motivational factors. Sa kabilang banda naman is yung dissatisfier or hygiene factor. Company, policy, and administration, supervision, work condition, salary, relationship with peers, personal life, relationship with subordinate, and security. So, ito yung mga maaring maging problema ng isang employee, ganun. Kaya siya nagiging dissatisfied sa kanyang trabaho. For example na lang is yung salary. Kunyari is mababa yung sahod ng isang empleyado. Sino ba nga ba ang motivated magtrabaho kung ang sweldo mo ay kararampot, di ba? So, ito ay isang dissatisfier. So, nagbigay din si Frederick Hertzsprung ng isang figure. Kung makikita natin, ito ay level of satisfaction and level of dissatisfaction. So, tingnan natin muna yung zero. Kapag makikita natin yung zero, isipin natin ito ang ating origin. Ito yung neutral zone natin. The neutral axis, parang ganun. Where na hindi ka satisfied at hindi ka din dissatisfied. Pag-iisipin natin kapag satisfied tayo, tingin tayo dun sa taas. Kapag yung 1 to 10, satisfied ba tayo? Ganon. Up to 1 is being the lowest and 10
is being the highest. So, sa level of dissatisfied naman, tingin tayo sa baba, 1 to 10. So, as usual, 1 is being the lowest and 10 is being the highest na hindi tayo satisfied sa isang bagay. So, bakit natin ito kailangan malaman? If ever in the future na maging isa tayong engineering manager, isipin natin yung mga employee natin na kailangan natin eliminate yung mga dissatisfaction nila para ganahan naman sila magtrabaho, di ba? Kapag ganado ang isang ang ating mga empleyado, magiging madali ang ating mga trabaho. Expectancy theory. Expectancy theory is a motivation model based on the assumption that an individual will work depending on his perception of the probability of her expectation to happen. So, expectancy, from the word expectation, yung mga bagay na inaasahan natin, mga ganon. So, we have a chart here, the expectancy model. So, we'll begin here, dong sa expectancy. So, dalawa yun, dalawa ito, yung expectancy. Yung unang expectancy is based sa perceived probability of successful performance given effort. So, based ito sa effort. Yung pangalawa naman is expectation, perceived probability of receiving an outcome given performance. So, based naman ito sa performance. So, outcome. There are so, madaming outcome possibilities na pwedeng mangyari. For example, is yung first level outcome is yung compensation. Yung sa baba naman is yung recognition, di ba? Kung either mananalo ka o matatalo ka, parang ganun. So, sa compensation, makikita natin is yung ability to purchase house and lot. Kaya naman yung ability to be with family. So, parang ganun. Pero hindi pa to limited sa dalang outcome. Pwede pa tong maraming outcome. Sa baba naman is yung recognition. Kunyari is pwede itong magresulta sa self-esteem, self-confidence, ganun. Okay, esteem of others. So, meron tayo. Merong naging proud sa'yo, ganun. Maging inspiration kanila para sa maging confidence sa sarili nila. Ganon. Expectancy theory is based on the following assumption. First is a combination of forces within an individual and in the environment determine behavior. So, naka-base ito sa environment, sa mga paligid nila. Next naman is the second one is people make decisions about their own behavior and that of organization. So, naka-base naman ito sa sarili at sa kanilang social society, ganun. The third one is people have different types of needs, goals, and desire. So, naka-base ito sa ating pangangailangan, sa nais natin makamit, o sa mga ating nais, ganun. Ang last naman is yung pang-apat. People make choices among alternative behaviors based on the extent to which they think a certain behavior will lead to desired outcome. So, ito yung mga bagay na nag-affect sa ating expectation sa isang mga bagay. Hello guys, good morning po. I'm Mike Ian Earl Silarican and I'm the next reporter. So, goal setting theory refers to the process of improving performance with objectives, deadlines, or quality standard. When individuals or groups are assigned specific goals, a clear direction is provided and which later motivates them to achieve these goals. So, according to this theory, yung mga goals daw na mas clear, specific at challenging ay mas nakaka-motivate sa mga workers kaysa sa mga unclear at simpleng goals lamang.
So the goal setting model drawn by Edwin A. Locke and his associates consists of the following components. Number one is the goal content. Number two is the goal commitment. Number three, work behavior. And number four is the feedback aspects. So una is yung goal content. To be sufficient and content. So para daw mas sufficient or enough yung content ng goals mo. Your goals must be challenging, attainable, specific and measurable, time-limited and relevant. The second one is the goal commitment. So goal commitment is when individuals or groups are committed to the goals they are supposed to achieve, there is a chance that they will be able to achieve them. So yun nga, kapag mas dedicated ka sa isang bagay, andun yung commitment mo, mas mataas yung chance or yung possibility na makamit mo to. So number three is the work behavior. Work behavior. Goals influence behavior in terms of direction, effort, persistence, and planning. When an individual is provided with direction, performance is facilitated. In trying to attain goals that are already indicated, the individual is provided with a direction to exert more effort. The identification of goals provide a reason for an individual to persist in his efforts until the goal is attained. So kapag may direction and mas specific na yung goals natin, mas nakakapag-focus na tayo dito. And syempre, mas pagtutunan na natin ito ng effort. Number four is the feedback aspects. Feedback provide the individuals with a way of knowing how far they have gone in achieving objectives. Feedback also facilitate the introduction of corrective measures whenever they are found to be necessary. Siyempre, kapag nagbibigay sila ng feedback or opinion nila sa gawa natin, dito tayo mas natututo and mas nalalaman pa natin yung mga bagay na kailangan nating i-improve. And according to my research, 65% of employees say that they want more feedback. So, yun. So, next naman is the techniques of motivation. Individual or groups of individuals may be motivated to perform through the use of various techniques. These techniques may be classified as follows. Number one is motivation through job design. Number two, motivation through rewards. Number three, motivation through employee participation. And number four, other motivation techniques for the diverse workforce. So number one is the motivation through job design. A person will be highly motivated to perform if he is assigned a job he likes. The first requisite, however, is to design jobs that will meet the requirements of the organization and the persons who will occupy them. Job design may be defined as specifying the task that constitute a job for an individual or a group. So, dapat raw di lang basta kung anong job ang available yun na. Dapat may chemistry din yung worker tas yung job para mag-work, di ba? In motivating through the use of job design, two approaches may be used. First is the fitting people to jobs or fitting jobs to people. So, dito muna tayo sa fitting people to jobs. Routine and repetitive tasks make workers suffer from chronic dissatisfaction. So, itong chronic dissatisfaction, ito yung parang may bagay kang gustong gawin pero hindi mo alam. Yung hindi ka nasasatisfy sa gawa mo, parang ganun. So, to avoid this, the following remedies may be adopted. So, number one, realistic job reviews, where management provides honest explanations of what a job actually entails. So, kailangan lang alam natin yung actual purpose ng job. So, number two, job rotation, where people are moved periodically from one specialized job to another. So, ginagawa ito para di magsawa sa paulit-ulit na task yung mga workers. So, nilorotate nila yung mga jobs parang salitan, kumbaga. So, number three is limited exposure, where workers' exposure to a highly fragmented and tedious job is limited.
So dito naman, limitado lang yung task nung workers for that specific job para di din nakakasawa. So next approach naman is fitting jobs to people. So instead of changing the person, management may consider changing the job. So yung jobs na yung mag-a-adjust sa'yo. So this may be achieved with the use of the following. Number one is the job enlargement, where two or more specialized tasks in a workflow sequence is combined into a single job. So sabi dito, mag-merge yung two or more specialized jobs into one. So hindi na paulit-ulit yung ginagawang task ng worker. Number two is the job enrichment, where efforts are made to make jobs more interesting, challenging, and rewarding. So gagawa sila dito ng iba't ibang way para mas maging motivated yung worker through making their jobs more interesting and rewarding. So this is the goal setting model drawn by Edwin A. Locke and his associates. So dito sa top is yung goal content, which is may limang kapaloob dito. Yung challenging, attainable, specific and measurable, time-limited and relevant. Then, sa baba, sa gitna is yung work behavior with direction, effort, persistence and planning. So, ang nakaturo sa work behavior sa left is the knowledge of results or feedback. Sa right naman is the job knowledge and ability. So, sa baba is yung performance. Then, nakaturo dito, sa left is yung task complexity. And sa right naman is yung situational constraints. So, nakalagay dito, tools, materials, and equipments. So, huwag nyong kalimutan to guys, baka ipa-quiz. Charot. So, yun lang po sa para sa aking report. And stay motivated, sabi nga ni Renton Labrador. So the next reporter is Chris Ian. So, ikaw na, Chris. So, good morning, everyone. I am Chris Ian Del Di Navarro, and I am your reporter for today. And our topic to be discussed is motivating through rewards. So, bago tayo mag-dig in sa ating topic ngayon, ay ano nga ba ang unang pumapasok sa isip natin once na naririnig natin ang motivate and rewards? So, syempre, pag sinabi natin motivate, di ba yan yung urge kung saan tayo ay namomotivate na yung bagay na ginagawa natin, gusto natin na higitan pa. So from bare minimum, gusto natin mag-exceed. Okay? So ang rewards naman, yun yung mga bagay na ating tinatanggap bilang reward sa mga nagawa nating bagay, sa mga na-accomplish nating bagay. So sabi dito, rewards consist of material and psychological benefits to employees. So, yung reward, yun yung natatanggap natin once we finish something. Na-accomplish natin yung bagay na ginawa natin ng isang buwan, meron tayong reward. Material man yan, psychological benefit man yan, as long as it benefits us, it's still, we can classify it as a reward. Pwedeng pera, pwedeng gamit, pwedeng oras, pwedeng tao, anything. Basta magiging reward kung saan mabibigyan tayo ng benefit. Ito ay rewards. So, sabi dito, properly administered reward systems can improve job performance and satisfaction. Sinong mag-a-agree dyan? Personally, ako nag-a-agree ako sa statement na yan. Properly administered reward systems can improve job performance and satisfaction. Sino nga ba ang hindi gaganahan once na may natapos ka tapos meron kang reward na natanggap? Tama ba? Tama o hindi? Tama, di ba? Kung tayong mga estudyante, pag nag-aaral tayo, yung talagang nagsusunog tayo ng kilay, ganun, nagpunta tayo ng effort, reviewin yung mga bagay na dapat nating reviewin, aralin yung mga dapat nating aralin, and in the end, makakakuha tayo ng matatas na scores, and minsan nagtatap pa tayo. So, di ba? Reward system can improve job performance. Once na na-receive natin yung reward na yun, magkakaroon tayo ng mindset na, uy, nakatanggap ako ng ganito. Ito yung naging reward ko sa effort na binigay ko. So, kung mapapanatili ko yung ganitong effort, meron siguro ulit ang reward. Or magkakaroon ako ng reward. Or kapag
dagdag pa ako ng effort sa effort na ginawa ko times 2, times 3, ay marahil siguro makatanggap ulit ako ng reward. Di ba? Tama ba? So, properly administered reward systems can improve job performance and satisfaction. Andyan, for example, sarili ko, inutusan ako ng parents ko na linisin yung buong bahay sa buong araw. So, after a day, nalinis ko yung buong bahay namin. And binigyan ako ng reward. Sabihin na natin, binigyan ako ng 2,000 pesos. Okay, so, sa feeling ko, ala, nalinis ko yung bahay, may reward pa ako. So, pwedeng sa susunod, higitan ko pa, hindi lang bahay, hindi lang loob ng bahay, kundi pati yung labas. Diba? Meron tayong mindset na gano'n, meron tayong thinking na gano'n. So, once na makatanggap tayo ng ganitong bagay, gusto natin, higitan pa yung nagawa natin. Okay? So, nagigets nyo ba yung gusto iparating ng ating topic ng motivating through rewards? And next, rewards may be classified into two categories. Ano nga ba yun? Una, extrinsic. At pangalawa, intrinsic rewards. So, punta muna tayo sa extrinsic. Extrinsic rewards, those which refer to payoffs granted to the individual by another party. So, yan yung mga reward na natatanggap mo galing sa ibang tao. Okay? Gets ba? Extrinsic, yan yung mga reward na natanggap mo sa ibang tao. Pwedeng sa kakilala mo, pwedeng sa kaibigan mo, pwedeng sa pamilya mo, pwedeng sa amo mo, pwedeng sa teacher mo. Basta, yung reward na yon nang galing sa ibang tao at ibinigay sa'yo. Andiyan ang example natin, pera. Okay? May nagawa kang tama sa inyong bahay, binigyan ka ng reward ng parents mo ng pera. So, kung nagtatrabaho ka naman, natapos mo yung project nyo in dapat 7 days, pero natapos mo siya in less than 4 days, meron kayong employees benefits. Employees rewards, tas benefits na tinanggap ka nila, meron kang benefits na ganito. Dito, SSS, PhilHealth, pag-ibig, mga ganong bagay. Promotions. Kunyari, every month, talagang ang gaganda ng results ng ginagawa mong projects, leadership, yan. So, napropromote ka. So, reward yun galing sa employer mo. Reward yun galing sa company mo. Gets nyo ba ang concept ng extrinsic? So, recognition. Ano may recognition? For example, ikaw, nakagawa ka ng mabuting bagay. And andyan yung mga tao nakakita nun. So, binigyan, in-appreciate ka nila, napuri ka nila. So, that's also a reward sa bagay na nagawa mo. Lang nanggaling din sa ibang tao. Yun ang concept ng extrinsic. Okay? So, nagigets nyo ba? Extrinsic, yun yung reward na binigay sa'yo galing sa ibang tao. Okay? So, next, intrinsic rewards. So, kung ang extrinsic, yun yung reward na galing sa ibang tao, kabaliktaran naman itong intrinsic. So, in short, intrinsic rewards, yun yung mga reward na ikaw mismo ang nagbigay sa sarili mo. Okay? Yung sarili mo, nirewardan mo. Ganon. So, extrinsic, yung tao, yung ibang tao, binigyan ka ng reward. Intrinsic naman, nirewardan mo yung sarili mo. Okay? So, example yan, self-granted, examples are sense of accomplishment. Okay? Andun na may tinatapos ka sa bagay marahil sa school, tinatapos mo yung thesis nyo, tapos na natapos mo na, nagkaroon ka ng sense of accomplishment. O, narewardan mo yung sarili mo ng sense of accomplishment. Di ba? Self-esteem. Okay? Minsan nahihiya ka, pero nag-take ka ng step para mag-stand up, mag-stand out. And nung na-try mo yon, nagkaroon ka ng self-esteem, narewardan mo yung sarili mo. Noon, wala kang self-esteem, mayayaan ka. Ngayon, nagkaroon ka ng self-esteem. And also, self-actualization. Gets? So yun, I hope na may naintindihan kayo sa pinagkaiba ng extrinsic at intrinsic. So once again, extrinsic reward ay yung reward na galing sa ibang tao, binigay sa'yo. Intrinsic rewards, yun naman yung reward na ibinigay mo sa sarili mo. Okay? So next, motivation through employees' participation. When employees participate in deciding various aspects of their job, the personal involvement oftentimes is carried up to the point where the task is completed. Okay? So kung ang isang employee ay patuloy na nagjo-join eagerly and motivated, makikirin nila yon hanggang sa matapos nila yung kanilang ginagawa. So from the start hanggang sa matapos nila,
andun dala-dala nila yung motivation nila. Okay? Next, the specific activities identified where employees may participate are as follows. Okay? So, part pa rin to ng motivation through employees' participation. Ha? So, una, meron tayong setting goals. Okay? Hindi porket gumagawa ka ng isang bagay, ay ang goal mo lang ay matapos ito. O siyempre, meron pa tayong sineset na iba't ibang goals na dyan na dapat maganda, pleasing, the best, mga ganun, iba't ibang goals. Okay? So, yun ang una, setting goals. Pangalawa, we have making decisions. Hindi mawawala yan. Dahil every time na kumikilos tayo, nagkakaroon tayo ng decision making. Okay? Pangatlo, problem solving. And pang-apat, designing and implementing organizational changes. So when you practice solving, problem solvings, so andyan na nakakahanap ka ng solution. And yung solution na yun, ina-apply mo. And after you apply it, you implement it. And after you implement it, makikita mo yung drastic changes na nandyan. Okay? So yun yung apat na specific activities kung saan makikita natin where employees may participate sa motivation through employees' participation. Next, the more popular approaches to participation includes the following. Una, quality control circles and self-management managed teams. Okay, so para mas lalo natin maintindihan yan, ating basahin ang ibig sabihin ng quality control circles. So, quality control circles or QCC is a method of direct employee participation in the quality control circle. So, ito tayo. The main objective of the QCC is to increase productivity and quality of output. Okay? Nagets niyo ba? So, kaya merong QCC is para yung performance ng employee, yung performance ng isang individual, ay mag-increase yung product via productivity and quality of output. Okay? Kaya binuo, kaya merong quality control circles, kaya meron yun na sinasalihan ng mga employees is for them to increase their productivity and quality of output. So, nung bago sila mag-join sa quality control, andito sila sa level na siguro first level or second level. And once they join quality control circles, since the objective nun is to increase. So, from originally from level 2 or level 1, since they got in sa quality control circles, mag-jump yun, mag-increase yun from level 4, maybe level 5. Or grateful ka na kung mag-level 6 ka pa. Basta, ang main objective ng quality control circles ay madagdagan yung kakayahan mo sa productivity and quality of output. Next, is self-managed teams. When workers have reached a certain degree of discipline, they may be right. Okay? Kapag ang isang trabahador o isang employee ay sabihin na natin matagal na din sa kanya yung ginagawa and once na matagal siya sa ginagawa niya, hinog na siya. Okay? So para bagang tinasabi doon, kakaya niya na. May expertise na siya doon sa bagay na yan. So they may be right for forming self-managed teams, also known as autonomous work groups or high-performance teams. So when self-managed teams, hinug na sila, ripe na sila, they will take on traditional managerial tasks as part of their normal work routine. So, I hope na may naintindihan tayo sa pinagkaiba ng QCC at ibig sabihin ng self-managed teams. So, lastly, so ito, para mas lalo natin maintindihan yung QCC, which is quality control circles, and ito yung process niya. Meron tayong 4 processes nito at umuulit-ulit lang ito. Meron siyang chronological flow. So, from start, second, third, fourth, balik ulit siya sa start. Okay? So, una, we have quality circle members brainstorm, gather data, and establish cause and effect. So, sa bawat group ng tao, hindi mawawala yan, brainstorming. Lagi yan. Gather data, lagi din yan. Establish cause and effect, lagi rin yan. Lagi natin ikinoconsider yung mga ganyang bagay ever since we start sa ating project. So, next, quality circle members prepare solutions and recommendations. So once na nalista na natin lahat, na brainstorm na natin lahat, ating gagawin, nag-collect na tayo ng sapat na data, doon na yung cause and effect. So now we will make a solution and a recommendation. Paano natin susolusyonan yung mga kakulangan
na nailista natin nung una. Paano natin susolusyunan yung mga bagay na hindi natin kayang gawin dun sa una natin nailista? Paano natin bibigyan ng rekomendasyon yung bagay na nailagay natin doon? Kung itutuloy pa ba natin o hindi? So yun yung second step. Third step, we have management considers quality circle recommendations and make decision. So yun na nga. So dito sa third step, i-consider na natin yung nabuo nating mga scenario sa ating second step. So this is the part kung saan magde-decide na tayo. Pipili na tayo, itutuloy pa ba natin? Okay? So yun yung third step. And lastly, results are measured and feedback, recognition and rewards given to quality control circle members. Since nagawa mo na, natapos mo na, okay, pagpalagay natin tapos mo na lahat, andyan na yung rewards ibibigay na sa'yo. Okay? So once na binigay na sa'yo yung rewards, again, ibig sabihin tapos na yung project nyo. And ano ibig sabihin kung tapos na? Panibagong project na naman. So pag panibagong project, i-consider mo ulit yung first step ni quality control circle, balik ka sa second step, third step, fourth step, so on and so forth. So yun yung process ng quality control circle. So I hope na may naintindihan kayo sa ating topic, motivation through rewards and motivation through employees' participation. Thank you. For the last topic, we have the requisite to successful employee participation program. To succeed, an employee participation program will require the following. A profit sharing or gain sharing plan. Yung pay for performance, kung gaano yung kalaki yung profit mo, the bigger the profit sharing. Pero gain sharing requires specific improvements, not only tied to profitability. Hindi lang dapat naka-focus sa profit, but it requires din sa specific improvement para mas malaki yung sharing profit na matatanggap mo. Next was the long-term employment relationship with good job security. Ito naman yung magre-result as assurance that you will be able to work in your current employment for the foreseeable future. Good job security may result naman ng better employee engagement. Ito din yung magpapafeel sa employee ng protection against things like layoff, economic downfall, and other factors na makakapag-apekto ng employment. 3. A converted effort to build and maintain group cohesiveness. Dito naman talaga kailangan ng effort of every employee na magkaroon sila ng bond at ma-maintain nila yung cohesiveness ng isang grupo or bond ng isang grupo. The most important aspect of developing group cohesion is to help the group unite around a shared goal or purpose. Kailangan magkaka-unite ang isang grupo or magkaka-bond ang isang grupo in the same goal or purpose. 4. Protection of the individual employee's right. In this, kailangan secure yung protection ng mga employees' rights. At kailangan rin alam ng mga employee kung ano ang rights nila sa kanilang pinapasukang trabaho. Next topic, other motivation techniques. The advent of theories on individual differences and the biological clock of human beings put pressure on the manager to adopt other motivation techniques whenever applicable. This refers to the following. Flexible work schedule, family support services, and lastly, the sabbaticals. Flexible work schedule. There is an arrangement called flex time which allows employees to determine their own arrival and departure times within specified limits. Dito inaallow ang employee to create their own schedules and find a work-life balance that works for them. They could start and end a workday whenever they want, as long as they deliver services during core hours specified by the employers. Family support services.
Employees are oftentimes burdened by family obligations like caring for children. Progressive companies provide daycare facilities for children of employees. A multinational company in far-flung Davao province has even opened an elementary and high school within the plantation site. Ito naman yung nagbibigay sila ng free support services sa mga employees na mayroong mga kailangang i-support na family. Ito nga yung example nila is education na kailangan supportahan ng employees nila sa kanilang family. Free education yung ginawa nila. At marami pang iba na kailangan sa support family services gaya na din ng health insurance. Sabbaticals. A sabbatical leave is one given to an employee after a certain number of years of service. The employee is allowed to go on leave for 2 months to 1 year with pay to give him time for family, recreations, and travel. Sabbatical is a break of work na binibigay sa employee para bigyan ng quality time ang employee para sa kanilang sarili or sa kanilang family. In Philippines, sabbatical leaves shall a period of not more than 6 months of sabbatical leaves.